Lars TV. Salamat sa ating. So ngayon, ang gagawin natin ngayon guys ay mag-unbox tayo ng isang smartphone. So ang variants na dito ngayon ay itong Redmi Note 10 Pro. So ngayon guys, ating alamin dito. So ang nakuha kong variant guys ay 8GB and 128 yung ROMs. Yung RAM naman niya 8 RAM 128 GB ROM. Ayan. So titingnan natin dito guys sa loob. Ayan guys. Ayan. So dito sa taas ay makikita na natin yung phone. Ayan. So ayan guys. At ito copy. Tsaka ito ito pala guys ay ito na yung panundot. At tsaka yung manual. Ayan guys, yung manual niya saka itong jelly case na free. Ayan guys, so dito meron na siyang fast chargers na 33 watts. Ayan guys, yung charger niya na 33 watts. Ang kanyang keyboard ay mayroon siyang kulay pula sa ilalim ng ano. At ang kagandahan nito guys, ano na siya, Type-C. So yan ang kagandahan ng dito. Hindi na siya micro, hindi na siya USB type. Type-C na siya. So dito tayo sa phone. So tagayin natin itong plastic. So ayun guys, palagay ito ang smartphone Redmi Note 10 Pro. So ang kanyang camera 108MP quad camera. Ayan guys. At TV macro lens. At saka mayroon na siyang 120Hz at AMOLED display. At mayroon siyang dual speaker at padlakong Snapdragon 732G. At mayroon siyang fast charger na 33 watts. Ayun guys. So buksan na natin ito guys. Ayun guys. So itong ito na guys yung phone niya guys. Ayan guys, ang kagandahan dito guys ay yung camera niya, yung main sensor niya mayroon siyang 108MP. Ayan guys, so pinili ko itong phone na to guys kasi kailangan ko to sa aking pag-vlog at
ang kagandahan nito guys ay nasa 8GB RAM na. So ang punto ko dito, pag mababa kasi ang RAM, kung halimbawa 4 or 3 ay sa apps pa lang ay makukonsume na siya. So ang mangyari ay magkahang yung phone. Yun ang advantage ng 8GB. So ang maganda talaga na kung kayo bibili, huwag siyang bababa ng pinaka minimum niya, ay maganda hanggang 4GB sa 3. Ano na yan guys, naghahang siya dahil yung pinaka RAM niya ay mapupuno na niyan sa mga apps na gusto niyong ilalagay doon. So itong variants na to ang pinili ko dahil marami kang ilalagay na video, apps at sa unang-una sa camera ay maganda siya gamitin sa pang-vlog. Ayun guys, so buksan na natin ito guys. Ayun guys, ito ang kanyang display.
punta naman tayo dito sa YouTube. So titingnan natin dito. So yan guys, ang kanyang video. Ayan guys, mayroon siyang full screen. So ang ano ko lang dito guys, so ang dapat sana dito, dapat ang pwesto ng camera ay yung pan hole ito guys, maganda sana pag dito. So pwede na rin. Natutunan kayo sa video na to, at kung gusto niyo na bumili kayo ng phone na dipindi sa gamit nyo, ay ito ay opinion ko lang, disclaimer lang tayo. Ang purpose ng phone na to, kaya ko binili, ang purpose ko ay gamitin ko sa aking pagbablog. So konting ano lang tayo guys, ang maganda ang una sa phone, mataas yung kanyang RAM at yung kanyang storage, kasi pag maganda kasi guys na mag-ipon ka ng maraming video ay hindi siya naghahang, dahil kumbaga, tsaka yun nga, yung nakaraan kong mga cellphone na mababa ang RAM ay nakaranas ako ng kanyang mga paglalag. So far yung tinis ko tong cellphone na to, hindi naman siya naglalag. So I hope na may natutunan kayo sa video na to, at paalam sa inyo. And kung bago kayo sa channel ko, huwag sana niyong kalimutan na i-consider ang Melraps TV to subscribe, dahil magtuturo ako dito ng mga tips ng mga kinalaman sa iba't ibang bagay. At hanggang sa muli, ipapaalam sa inyo, at bye!